Dinalaan ng PDEA at PNP ang mga kapitan ng mga barangay sa Malolos, Bulacan. Posible raw silang ituri na protektor sa droga at tinatawag na high value target. Yan ay kapag ang isinumiti nilang listahan ng mga pangalan ng mga sangkot sa droga ay hindi tugma sa listahan ng mga otoridad. Inalmahan naman yan ng mga kapitan. Nakatutok sila Alvin. Sa isang gymnasium, inipon ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA at Malolos Bulacan Police ang 51 kapitan sa buong lungsod. Personal nilang ipinarating sa mga kapitan ang utos daw ni Pangulong Rodrigo Duterte. Dapat daw makapagbigay ang bawat kapitan ng listahan ng mga taong sangkot sa ilegal na droga mula sa kanilang mga nasasakupan. Ang listahang ito, kailangan daw tumugma sa listahan ng PDEA at pulisya. Dahil kung hindi, lalabas daw na tila drug protector ang mga kapitan. Ang mga kapitang hindi makikipagtulungan sa kanila, posible raw na masama sa listahan ng pulisya ng high-value targets. Hindi ko naman direkta na sinabi ng mga protector kayo. Sinabi ko lang na posibleng lumabas na ganun sila. Kasi wala silang ginagawang aksyon sa barangay nila. So ipakita nila, maging hamon sa kanila, maging challenge sa kanila, na sabihin yung mga totoong pangalan para hindi naman nahihirapan yung pulis. Tiniyak naman ng samahan ng mga kapitan ng Malolos na kaisa sila ng gobyerno sa pagsugpo sa ilegal na droga. Pero nangangamba raw sila sa sinabi ng PDEA at pulisya. Talaga pong medyo masakit na sabihin protekto ka dahil hindi naman totoo eh. Ngayon, kung yan po ay hamon, ay sige po, tatanggapin namin hamon. At patutunayan namin sa kanila talaga na sumusunod kami, hindi kami puprotekta. Posible raw na ipatawag muli ng mga otoridad sa mga susunod na araw ang mga kapitan para mag-follow up sa hinihingi nilang listahan. Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang mga operasyon kontra droga sa Malolos. For now, dito sa Malolos, nababawasan na. Hindi naman natin masabi na ubus na kasi may nahuhuli pa na may mga anti-drug operation pa rin tayong nagagawa dito. Lee Alves, Nakatutok, 24 Oras. Sinusubukan pa po namin kunin ang panig na Malacanang tungkol dito.